Welcome to another vlog. And for today's vlog, pupunta tayo ng SSS Bacoor Branch para i-claim ang ating UMID ID. Alam nyo ba guys na in-apply ko tong aking UMID ID noong December 2019 pa. Biruin nyo yun 4 years ago at ngayon lang ako naka-receive ng message from SSS na pwede ko nang i-claim yung aking UMID ID. So, doon sa message na yon may nakalagay na Thursday only. Hindi ko alam kung yesterday or sa next week, sa Thursday, ko pa maka-claim. But now, today, i-claim natin at i-try natin kung makukuha ba natin siya today. So, ayan guys, naka-prepare na ako. So, naka-trouser lang ako and t-shirt na black. Then, pupunta na tayo ng SSS Bacoor Branch. So, samahan niyo ako guys dahil alam ko na marami sa inyo yung nag-iintay ng kanilang UMID ID. Kasi, isang UMID ID sa pinaka-importanteng ID natin guys. Especially sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa or mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Dahil isa ang UMID ID sa mga requirements ng mga agencies dito sa Pilipinas. So ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga process kung paano ko nga ba makukuha ang aking UMID ID. So yan guys, see you later. Samahan niyo ako. Paalis na ako ngayon. So guys, finally, nakuha ko na yung aking UMID ID. Eto guys, after 4 years, nakuha ko na rin siya. Yun nga, di ba dapat Thursday pa siya makukuha, pero pwede pala siyang makuha agad-agad. Later ko na lang explain sa inyo yung mga hinanap sa akin or hinihingi sa akin ng security guard. So, naghintay lang naman ako ng sobrang ilang minuto lang naman. Then ngayon, pupunta na tayo ng SM Bacoor. Kasi gusto kong mag-milk tea. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-milk tea, mga isang linggo na rin. Kaya pupunta tayo ng SM Bacoor para tayo ay mag-milk tea, mag-celebrate ng ating pag-claim ng ating UMID. Sobrang tagal ko itong inantay, 4 years. So ayan guys, naglalakad na ako. Ito nga palang SSS Bacoor Branch ay located lamang dito sa Bacoor and tapat lang siya ng St. Dominic and McDonald's. So ayan, madali lang itong mahanap. Magtanong-tanong lang kayo. So, ayan, nahiya ako. Hi! Hello daw. So, nag-hi ako. Yun lang. So, update ko kayo later, guys. Andito na ako ngayon sa bahay and gusto ko muna sa inyong ipakita yung mga nabili ko sa SM guys. Kasi after ko makuha yung aking UMID ID, dumiretso ako sa SM para mag-celebrate. Mag-celebrate dahil after 4 years guys, nakuha ko na yung aking UMID ID. So ipapakita ko sa inyo yung aking mga nabili. So mga more on pagkain, ganyan. So first, bumili ako ng milk tea guys. Alam nyo ba na sobrang init ngayon? Parang summer na talaga yung weather. Pero, syempre, di ba? Ayan, dahil sa mainit, bumili ako nitong favorite kong pearl milk tea sa Cha Time. Yung Cha Time talaga yung favorite kong milk tea dito sa Pinas. The best. Para sa akin, ah.
And next, pumunta nga pala ako ng Hortaleza, guys. Bumili rin ako ng pampakulay sa buhok. Kasi, I think yung nabili ko last time is kulang. Eh, tomorrow is magkocolor kami ng hair. Kukulayan ako ng ate ko ng buhok. So, bumili na ako ng extra para if ever na magkulang, makukulayan lahat. So, eto, bumili na ako ng extra. Yun nga, dust. Bumili rin ako ng suklay. Bumili ako ng dust. And ito naman ay light golden ash blonde. Kasi wala silang, honey tree brown. So, yun na lang yung nabili ko. And oxidizer na 9%. Ayan, binili ko sa Hortaleza, guys. Napakamura lang nito. And yan, after yan, pumunta naman ako ng Watson. Ayan, bumili lang ako ng makeup and skincare ni Mama. So, ito ay para kay Mama. Kung ano lang yung hiyak sa kanya, yun lang yung binili ko. Bumili ako ng Tomato Glass Skin Brightening Toner. Ito yung ginagamit niyang toner, guys. And effective to sa kanya dahil nakikita ko talaga yung face niya. Talagang nagbabrighten and blooming siya. So, yan, binili ko siya para may magamit siyang extra. And binili ko rin siya nitong Nichido Flawless Beauty Press Powder. Ito yung ginagamit niya in the shade Natural. Ayan. So, 150 lang to, guys. Binili ko rin siya ng, eyeliner, brown eyeliner, pangkilay niya. Kasi sinabi niya sa akin last time na, paubos na yung kanyang pangkilay. So, binilang ko siya, naalala ko. Ayan. Binili ko yan sa Watson para kay Mama. Ito kay para kay Mama lang to. And next naman, bumili rin ako ng, pizza. Ito, sa Pizza Hut, 79, dalawa na siya. And pwede magkaiba ng, flavor. So, pang merienda ko ngayon, kasi kauwi ko lang, hindi ako kumain sa SM, guys, dito na ako kakain, kakainin yung isa, then yung isa ibibigay ko kay Johan. And syempre, after nyan, bumili na ako sa, sa Conti's. Bumili na ako sa Goldilocks. So, first, unahin muna natin sa Goldilocks. Bumili ako ng kanilang assorted pulburon, 85 pesos lang to, guys. And next naman, bumili rin ako ng macaroon butter. Ito, favorite ni Johan, kaya bumili ako. And gusto ko rin siya, pero hindi ganun kagusto kasi matamis siya, guys. Pero masarap. Pag muna natin dyan, bumili rin ako ng kanilang, nalaglag. Butter puto. Ayan, masarap to pang merienda, pang almusal. Ang sarap nito sa kape, kaya bumili ako. Kaya yan, malaki na yung binili ko. Bumili ako syempre sa Conti's. Ito yung matagal ko nang gustong bilhin. Ngayon ko lang ulit naalala. Bumili ako ng kanilang assorted brownies. Ayan, assorted siya, guys. 15 pieces lang ata to. Yung kanilang half. 15 pieces. And parang 5 flavor na siya. So, ayan. 285 to, guys, sa Conti's. So, nabili ko sa SM, guys. Puro pagkain at saka yung skincare and pressed powder ni Mama. So, yun nga, guys. So, dumako na tayo sa Humid ID. Kung paano ko nga ba nakuha at ano yung mga pinakita kong sa SSS. So, pumunta ako ng SSS, Bacoor Branch, dahil may natanggap akong message from SSS na pwede ko nang i-claim yung aking Humid. So, dali-dali akong pumunta and yung pinakita ko lamang sa una, pipila ka doon sa may security guard, pipila ka, sabihin mo lang sa security na may natanggap kang message galing sa SSS na pwede mo nang i-claim ang iyong Humid. Then, hihingian ka ng 2 valid ID. 2 valid ID, guys, ha? Hindi 1, kundi 2 valid ID ang inyong dalhin. At tatanungin yung stab nyo kung meron pa kayo. Syempre, sa tagal-tagal, baka naiwala nyo na, pwede naman, tinatanggap pa rin ng guard basta meron kayong dalang 2 valid ID. So ako, may dala akong passport at saka driver's license. And dinala ko rin yung stab ko. Talagang hindi ko yun winala. So, ayun. Then, nag-intay lang ako ng mga, siguro mga 5 to 10 minutes. Then, tinawag na ako ng guard para ibigay ang aking Humid. After niya binigay yung aking Humid, pinapirma niya lang ako doon. Then, binigyan niya ako ng envelope. Ito, dito siguro nakalagay yung aking Humid sa loob. Pero, binigyan niya sa akin to ng ganito. And, binigyan niya na sa akin yung Humid ID ko. So, ayan. So, ito, guys, yung aking Humid. And, ano nga pala, guys, before, meron na akong Humid. Pero, nagpa-change ako ng status kasi yung Humid ko before is single pa lang. So, before December
At 2019, pumunta ulit ako ng SSS para magpa-change status ng aking UMID. Yun nga, after nun, ang tagal, 4 years ko, bago nakuha ang aking UMID. Ayan, ang status ko dito ay married na. Married na ako dito sa aking bagong UMID. Guys, hindi na nga pala, wala na nga palang ano ha, mag-a-apply ng UMID ID ngayon kasi suspended na po. Yung mga nakaka-receive lang ng mga UMID ngayon ay yung mga nag-apply noong 2019, before mag-pandemic. Kasi nung may pandemic na, wala na, suspended na po ang processing ng UMID ID. So, ayan. So, ayan guys, nakuha ko na after 4 years ang aking UMID and hindi pa ako, ayan pa yung picture ko, hindi pa ako nag-glow up dito. So, ayan guys, if kayo ay may natanggap ng message galing sa SSS, i-claim nyo na po agad ang inyong mga UMID ID. So, ayan guys, sobrang happy ko. Ayan. So, yun lang guys yung aking vlog or content for today. Sana nag-enjoy kayo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking happiness dahil ang tagal ko talaga yung inantay. Grabe, before, nagpabalik-balik ako sa SSS kung available na ba yung aking UMID. And yan, then pag-ising ko kaninang umaga, may na-receive na akong message galing sa SSS na pwede ko lang ang i-claim. Grabe, nagulat talaga ako at hindi ako makapaniwala. So, ayun, punta ako agad-agad. And gusto ko nga i-vlog, kaya, ayun, may content tayo ngayon. Yun nga yung pagkuha ko ng UMID ID. Napaka-importante niyan, guys. Grabe. So, ayun lang, guys. So, gusto ko lang mag-thank you sa mga lahat ng nanonood ng aking content. And, kung hindi ka pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. I-click nyo rin po yung notification bell para na notify kayo every time na nag-upload ako ng mga new video. So, ngayon, madami pa akong i-upload ng mga video and with you have. So, yun. Abangan nyo yun, guys. And gusto ko lang mag-thank you sa mga bago kong subscriber. Thank you so much. And thank you sa panonood ng aking mga vlog.